Of course, wala pang 10 seconds, nasa workstation ako. I'm a freelancer. Of course, nagtatrabaho ako may kasamang makulit. Of course, I'm a freelancer. Nagagawa ko ang gawaing bahay habang naka-meeting ako. Yes, Zara, I can do that for you. I'm a freelancer. Of course, dahil international ang clients ko. Dollars ang kita ko. Kaching-kaching! Hi mga kapuhunan, I am Ellie Sitchon and I am a freelancer. 5 years na akong freelancer. So bago ako naging freelancer, nagsimula ako as an HR assistant and then naging HR specialist until nung magkaroon ako ng baby. But unfortunately, may nangyari before na parang hindi okay yung nakuha ko mag-aalaga sa anak ko. So it's a deal breaker. Kinailangan kong mag-resign right away. Pero hindi magiging malakas yung loob ko na mag-resign without knowing na meron akong pwedeng gawing career sa bahay. Pagiging freelancer ay virtual siya and you work on your own conditions. Ang pinaka-promise niya talaga is flexibility and yung financial freedom. Ang pinagkaiba niya sa traditional work is yung traditional work, you are tied up with a contract. Ito yung kontrata mo, ito lang yung trabaho mo, ito yung boss mo, ito yung mga nasa ano mo, kasama mo. No? Ganun siya. Ang freelancer kasi, you are working with your client, partners kayo. So pareho kayong may say sa rate, sa work conditions, sa output. And another thing is, another difference is, pwede kang kumuha ng multiple clients. Unlike kapag nasa traditional work ka, syempre kung kanino ka employed, dun ka lang. So this is technically a self-business, no? Puhunan ko, ano lang, oras lang. Oras lang talaga yung puhunan ko that time. Kasi yung mga una kong work, pwede sa cellphone. Tapos, nung nahihirapan na ako, kasi phone lang gamit mo, syempre medyo limited, no, yung capabilities, yung features niya. Nanghiram ako ng laptop. Tapos, nung technically, wala talaga ako nilabas na pera. More on effort, more on, alam mo yon, lakas ng loob lang yung naging puhunan ko doon. So, nung nagsisimula ako sa freelancing, ito kami, ito yung kwarto namin. Ngayon, ano na siya, parang storage. And then, wala akong table. Nasa kama lang ako. Ngayon, mula dun sa baba, dun sa dati naming kwarto na medyo maliit, no, meron na kaming napagawa. Nagpataas kami, and then, meron na kaming bagong workstation. So, ito siya. Ayan. Meron akong dalawang screen ngayon kasi hindi talaga kaya ng isa. Ilaw kasi kapag nagla-live kami. And then, syempre, ang aking sariling keyboard. And then, meron akong external na camera. So, kapag may mga client na gusto nila HD, yan, at least meron. Kapag nag-freelance work ka, actually, hindi mo kailangang graduate, no? Kasi maraming clients na hindi yung tinitignan. Not unless, halimbawa, meron kang natapatan na client na gusto nila, magtatayo sila ng engineering company. So, gusto sana nila someone na may background sa engineering. But not necessarily licensed. Pero, in general, hindi talaga siya hinahanap. Basta marunong kang mag-read and write. Ang pinaka-recommended ko na niche, no? Para sa mga pumapasok na bago, yung tinatawin natin na general virtual assistants. Anything under the sun, pwede mo makuha doon. Pwede kang tagasagot ng email, pwede kang tagagawa ng presentation, taga-take ng minutes. Yun, para kang secretary, pero online. And then, when you niche down, so yun na yung mga specific, no? Tsaka palang susuyurin mo yung, gusto kong maging email marketer. Yun naman yung mga nag-i-strategize paano kikita yung client through email marketing. Another nare-recommend ko sa newbies is yung paggawa talaga ng contents, Facebook contents ng mga clients sa social media. So, araw-araw gusto nila may post. And then, Facebook management na more on pagsagot ng mga inquiries. Kasi ano lang yung kahit phone ka, pwede mo siyang gawin, no? Pwede rin yung email support. Pwede rin, yung iba kasi pwede phone lang eh. Para makakuha ng client, nagsimula ako sa mga platform. So, Upwork, no, onlinejobs.ph. Hindi pa nire-recommend doon yung Facebook kasi they feel like maraming scammers. Tapos, wala akong time na mag-apply ngayon or wala akong time na maghanap. Ang ginagawa ko is, nag-join ako sa agency. Pero, ang sa agency kasi, medyo mas mababa yung makukuha mo kasi may cut si agency. Pero, para sa akin, convenient yon kasi nandiyan na yung client eh. Pasok na lang ng pasok. Tumawid ako sa freelancing because nagbago na rin yung buhay ko talaga kasi may pamilya na ako, no? Yung time with my kid,
Kasi lahat ng milestone niya, nasubaybayan ko. First word, first walk, first color na nakita niya, first school niya, lahat yon. And hindi ko yun magagawa kung nag-work ako sa opisina. And financial stability. Hindi ka sobrang yaman nga, I mentioned, pero may mga investment na rin. Kahit papano, secured ka sa future mo. Kasi before, pag nag-work ka sa traditional work, malaglagan ka ng piso. Paano ako next week? Paano ako papasok kinabukasan? Ngayon, hindi. Maganda yung credits mo sa banko. So, ayun yung isa sa pinakamalaking diferensya, no? And learning. Learning talaga. Pag ginagawa yung trabaho, natututo ka. Hanggang sa marirealize mo, ito na yung added skills ko. In a span of 6 months, malamang yan, meron kang bagong skills na alam. Kung nasa opisina pa rin ako, siguro ngayon, siguro one level lang yung tinaas ko. Kasi I've stayed there for almost 5 years, no? And then, na-promote ako on my 5th year na halos. Diba, 4 na taon yun. Ito, nagsimula ako sa $4 per hour. Hanggang sa tumaas na siya ng tumaas, kaya mo na mag-demand na malaki. Kasi meron ka ng skill na wala yung iba. Ano ba, posting lang para sa client. Pinakamababa ko is yung $15 per hour. Para sa mga mommies, no, or kung sino man na gustong maging freelancer, para sa akin na natry ito, extra point siya. Kasi nagagawa ko yung role ko as a mom. Pero kailangan mong mag-prepare. Find your community. Kasi yung community, dun mo makikita yung ups and downs, the true colors of freelancing. Hindi siya basta freelancer, ching, 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 or maraming pera yan. Hindi. Kung kaya mo, ha, mag-enroll ka sa isang course para meron kang skill na specific na pwede mong i-offer sa client mo. Have a backup plan. Kung galing ka sa corporate, gusto mong maging freelancer, huwag ka muna magre-resign hanggang sa makakuha ka ng kliyente. Better na equip mo yung sarili mo bago ka tumulay mag-transition sa isang bagay na bago sa'yo. Maglaan ang sapat na oras para sa pagsasiliksik at pag-unlad. Mahalaga ang pagiging handa at pag-aaral sa kompetisyon at ng mga bagong oportunidad sa merkado. Ika nga, lamang ang may alam.